Yun, what's up mga ka-JH natin dyan, Golden Hands once again. Nandito tayo ngayon ulit sa Barina para sa episode 2 ng Usapang Basketball. At kung bago lang kayo sa YouTube channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko, Golden Hands. Yun, subscribe din kayo sa Barina Boys. Gagawa rin kami ng vlog, abangan nyo lang. At kung ready na kayo, in 3, 2, 1... Meron ako mga nakahandang tanong dito na dapat nilang sagutin about basketball. Ang unang katanungan is, papapiliin ko sila ng 5 players nila. Si Golden Hands is manggagaling sa 90s era, kung yun sila Shaq, Jordan, at Iverson. Si Jassy naman ay yung kasalukuyan ng mayroon era. Okay, si Mix muna, pick 5 mo, point guards, shooting guard, power forward, at center. Point guard, Allen Iverson. Wow, AI, the answer! Yes. Yun. Idol. Idol yun. Uh-huh. Tapos, shooting guard ko, Michael Jordan. Wow, the GOAT! Tapos, Air Jordan. Small forward ko, si Scottie Pippen. Partner, B1, B2. Tapos, power forward, Dennis Rodman. Oh, hassle. Guys, kilala nyo naman si Rodman, no? Center ko, si Tim Duncan. Tim Duncan. Pwede. Tignan natin kung mabibit ni Jassy, kung papalag din yung first five ni Jassy, kung pipiliin niya sa pick five niya. Okay. Jassy, ikaw na. Point guard, siguro, ang pipili ko nung una, Stephen Curry. Wow, the greatest shooter of all time. Mahirap nang burahin yung record ni Stephen Curry. Tapos, siya pa pinakamataas na sahod ngayon, na Migs. Oh. So record yan. Okay. Galing sa small forward na tayo. Hindi, sa shooting guard. Shooting guard. Alam na, madaming yung mga idol dyan. Klay Thompson. Yung partner din ako. Kung si Mix ay may Pippen and Jordan, ikaw naman may Klay Thompson and Splash Brothers. Okay. Sa anong sunod na ano ko? Small forward. Small forward ko siguro, LeBron, pwede na ako. Tigat-tigat din. Yung prime, no? Power forward. Power forward ko siguro ngayon, si Durant. Ang lakas din! Ang lakas. Parang binuha niya yung Golden State. Sino lang ba na iba doon? Si LeBron lang. Okay, at ang center mo? Hindi mukhang mag-chachap. Si Big. Yung hindi. Ako naman guys, ako papapiliin naman ako. Siyempre, ano na ni Jassy. Ben Simmons, point guard. Tatapatan ko lang yung ano niya. Dunk na ipapasa pa. Ha? Dunk na ipapasa pa. Ipapasa pa. Jamoran. Jamoran, magaling din yun. Giannis. Okay. Bigat lang, mabigat. Bigat. The Greek Freak. Davis. Davis, pambira. Anthony Davis o Baron Davis? Anthony Davis. Tapos, si Kat. Yan, si Karl Anthony Towns. Hindi mo pinili si Draymond Green. May Ben Simmons na eh. Ipapasa pa eh. Okay, yun yung napili nila. Comment na lang kayo kung sa tingin nyo meron din kayong pick 5 nyo. Ito naman eh. So guys, pangalawang tanong. Mauna naman tayo kay si Jassy na mauna natin ha. Sino Jassy na pipisil nung sa season ngayon ng 2021-22? NBA ang magiging season MVP. Sa ngayon ha, ako sa PPCL ko pa rin, condition na condition, grabe, nagbuhat talaga, inaya niya lahat, siguro Giannis pa rin. Parang back to back pa mix, tara. Prime niya na eh, prime niya na, prime niya na yan. Pwede. Sa bagay, tama. Ikaw naman Golden Hands, sino na PPCL mo maging season MVP? Sa tingin ko kukunin na ni Kevin Durant. Pwede rin, may pareha sila may punto. Kung naalala ko is 36 games or 39 games lang naglaro si KD dahil na rin sa mga injury. Hindi rin yung big 3 din nila, hindi rin nabubuo. Ito nga, speaking sa big 3 na hindi nabubuo, ito nga is yung balibalita na dinisrespect nga ng NBA. Si yung Bucks, sa kung alam nyo yun na
ang sinabi nila is ang magtatapat daw is Lakers and Brooklyn. Yun nga, ito katanungan ko. Marami nga rin nagsasabing Lakers, yung iba naman Brooklyn. Ito naman ha, Golden Hands, napipisil mo mag-champion sa 2021-2022. Kanina napipisil ko na mag-MVP, season's MVP si Kevin Durant. Pero as a team, napipisil ko na mag-champion sa ngayon. Walang iba kundi yung Lakers. Dahil pinili mo ang Lakers, may mga katanungan ako sa'yo. Sige, ano yun? Pwede kasi mag-factor yung age. Kilala mo ng mga Lakers ngayon. Nandiyan sila Carmelo. Sa tingin mo, magpa-factor yung age. Siyempre, kailangan din nilang saban. Yung second unit, andiyan si Ariza, Melo, Dwight. Is, alam naman natin yung mga... Malaki pwede factor magpa-factor din yung age eh. Kasi gaya nga ng mga edad nila, mga nasa 30, mga nasa ano na sila eh, mga nasa late 30s na yung mga yun, mga malapit-lapit na sa mga 40. 40 years old, mga ganun yung edad nila. Si Carmelo, si LeBron, si Rondo, medyo may age na rin. Naniniwala naman ako dun. Kasi gaya nga ng, ano, syempre, sa ngayon, mga bata. Talagang kakainin ka rin ng buhay ng mga bata. Talagang palaban. Naniniwala ako. Sabi rin ni Coach Steve Kerr is, lahat daw ng team is nag-improve na. Totoo nga naman talaga. Magpapaktor. Ikaw naman, punta naman tayo dito kay Jassy. Sinong napipisil mo mag-champion? Ako, napipisil ko ngayon ha. Sa season 22. Siguro Brooklyn. Kung walang mapipilayan, kondisyon na. Ito yung katanungan. Gaya ng sinabi mo, is yung health factor naman. Kasi nga, last season is hindi sila nakompleto, hindi makompleto-kompleto. Pero yung average nila is nagsi-70 dalawa. Sila kung sino sa kanilang dalawa is umaabot ata ng 70 mix. Ganun kalaki. Ganun yung malaki talaga. Eh paano pa kayo pag nagsabay yung tatlo? Ano na, 200 na. Isa pa yung attitude daw ni Kyrie. Narinig rin. Ito muna sasagutin ko sa niya. Katanungan mo una, yung sale nila. Siguro, di natin masasabi talaga yung panahon. Sabihin natin, condition talaga yan. Kasi talagang bago maglaro yan, talagang tinitignan yung health niyan, kung condition talaga. Siguro, sana, pagbigyan na talagang walang mapilayan para mapakita ng Brooklyn kung gaano talaga sila. Pwersa nila pag nagsanib na sila sa tatlong player na malalakas. All of fame, hindi na maging all of fame niya mga yan. Siguro, ang hirap na pigilan. Tsaka, doon natin may kita na pinagsama-sama na talaga ng lahat ng malalakas. Diba? Okay. Ganyan ang nangyari. Itong katanungan niyo, walang pumili sa inyo ng Bucks. Bakit? Yeah. Bakit? Sa tingin niyo, bakit ano? Nadagdagan din sila. May mga new players din sila. Tama. Hindi ko pinili yung Milwaukee kasi hindi ganun ka-solid yung lineup. Naniniwala ako na yung Milwaukee na nag-champion, kayang tibagin ng Lakers niyon. Kasi merong LeBron, merong Carmelo, merong Westbrook pa. Westbrook, merong Anthony Davis, merong pang Rondo. Which is, naniniwala ako na sapat yung materials na yan, yung mga players na yan, para tibagin yung ano, yung Milwaukee. Tama. Yan din yung, kahit sa social media is, ang sinasabi nila is, yun nga, Lakers saka Brooklyn. Sa susunod naman na katanungan tayo, is kung sino yung magsi-six man of the year. Mauna na tayo kay Golden Hands. Ako, gusto ko sana makuha niya ulit Jordan Clarkson. Kasi kababayan natin yan. Support. Ikaw naman, Jassy. Ako sa six man, nagpanood ko kasi sa team ng Golden State, si Jordan Poole. Breakout season niya yun. Pero, supportang solid Clarkson, Jordan Clarkson. Pwede naman sa kanila kung sino mag-step up sa bawat, sa every games nila. Galing din naman siya. Tama. Okay, ito naman. Sunod na katanungan is defensive player of the year. Siyempre, tayong mga player is, yung iba yun, is tumitingin lang sa score. Di natin alam kung gano'n kahirap dumipensa. Tama. Diba? As a player, gano'n ba kahirap dumipensa? Sobrang hirap kasi sa'yo nakalagay yan eh. Ang pagiging defensive player, sa'yo inaalala yan. Sa mga marunong maglaro ha. Hindi yung kumayos. Kunyari, papatay sa'yo yung star player. Yung bagay yung defense. Pa-factor talaga yun. Mahirap din makuha yan eh. Dako naman sa'yo naman, Jazz. Sino ang pipisil mo sa NBA? Ngayon ha, sa tingin ko, kunyari, magiging healthy yung Golden State.
talagang aabot sila sa finals, magiging defensive player, Draymond Green. Yan, pwede IQ. Lahat, kaya ang gampanan, pwedeng point guard, kaya niya, sentro, kaya niya, bantayan lahat yan. Kuha niya yung IQ. Tsaka talagang grabe yung puso. Makapapawaw ka talaga sa... Heartbeat ng Golden State yan, nakita niyo naman sa mga napanood. Sa Lakers nga, noon. Napunta siya kay LeBron, kay Davis, talagang puso talaga. Pwede rin, may punto rin si Jassy. Tsaka nag-ano na rin naman siya, naging defensive player in 2017. Ikaw naman, Golden Hands. Gusto ko nga manalo Defensive Player of the Year si Bam Adebayo. Yeah, pwede rin. Nakita mo naman yung block niya, no? Hassel. Block niya kay Tatum, no? Crucial, grabe, seconds. Talagang presence. Kung hindi niya naabot yun, hindi disgrasya sila dun. Grabe, presence of mind niya nun. Talagang alerto kasi wala na eh. Pasang player, parang di mo na mapipigilan yung biglaan yung penetrate na yun. Pero sobrang alert ng ano niya. Diba? Na-predict niya na rin na gano'n may ano. For me, sa tingin ko, back-to-back, Giannis. Yan. Yan na talaga. Yan ang prime ng factor. Prime niya ngayon talaga. Mayroon tingilan. Ano talaga? Siguro, dito. Tapos, ito naman, breakout team. Sa tingin mo, mag-breakout yung parang magugula tayo. Ako, sa tingin ko, ako muna mag-breakout. Mag-breakout yung mabubong magugula tayo is yung Chicago Bulls. Ganda ng mga... ginawa nila nitong season, nitong ano, last season. Tawag dito, last season. Yung ditong, Summer League. Hindi, yung mga nagtitrade sila, tawag dito, yung marketing nila. Oo, dami nilang, yung, iba yung movement nila. Silent lang, silent, pero di napapansin ng iba na malalakas ng player. Gugulat talaga sa kanila. Sino sa'yo ang gugulat na team? Parang hindi siya pinag-uusap pa, pero... wow, nakaparang sa pagkalito. Ako ha? Parang Miami pala yan dati. Gugulat. Ganito sa akin ha, siguro napipredict ko talagang... gugulat. Magugulat rin talaga. Siguro Dallas yan, may pag-asa yan. Pag-asa yan, Luka. Talagang siguro, talagang gugulatin ni Luka, may papakilain. Baka, ano yan, kasi lagi nabibitin siya eh. Bitin. Sana pwede rin. Ikaw, Golden Hands. Magugulat siguro tayo sa Memphis. Yon, oo. Oh. Iba rin yung galaw nila kasi ngayon. Maganda na rin yung sistema nila, kompleto rin sila. Tsaka kahit wala silang star na nanalo, nakakapasok sila ng playoffs. Iba rin. Napatunayan din. Iba rin guys. Makapasok yun. So, yun na nga guys. Tapos na yung mga katanungan natin sa kanila. Sana nakarelate kayo. At kung meron kayong sunod namin na talakayin is comment down below lang. Comment lang kayo guys at huwag nung kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko Golden Hands at shoutout sa mga kaibigan namin dyan, mga taga Merville, Barina, shoutout sa inyo. At yun na nga, natapos na ang debate sa tanong ni Dungdong at sa mga talagang nagpipim din siguro sa kanya at sa Golden Hands. At huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa Barina Boys, may YouTube kami. Subscribe nyo. Abangan nyo lang, yun lang. Maraming salamat yun, peace out yun. Peace.